start today's video gagawa tayo ng Uber on 8. Okay, samahan niyo ako kung paano gumawa ng Uber on 8 and let's try it later kung masarap ba to. So, simulan na natin. Okay guys, start na natin. First, sift natin yung flour. Ang gamit ko, flour, 1.5 flour. Sift lang natin siya. Kaya siya sinisift para maging smooth yung texture ng cake natin. Pero dapat talaga ang gamit dito, cake flour. Since wala naman akong cake flour, ang gagamitin natin is all-purpose flour. Mas maganda guys, sinisift niyo yung gamit nyo na flour or cake flour. Pero kung tinatamad kayo, okay lang din kasi kayo naman ang kakain. Sip nyo lang siya. Ayan, tumapo na. Joke. Sip lang natin siya, guys. Tapos guys, maglalagay na tayo ng pwede natin halos sa dry ingredients natin yung salt. Pinch of salt po yung gagamitin natin or 1.5 teaspoon. Baking powder ilalagay ko, 1.5 teaspoon. Tapos maglalagay din ako guys ng corn flour or corn starch para yung cake niya medyo moist. Maglalagay lang tayo ng 1 teaspoon. Tapos, sift ulit natin. Tapos, sabihin natin siya. Tapos, lagyan na natin yung egg yolk. For yung ilalagay ko na egg yolk. Tapos maglalagay na rin tayo ng vanilla essence or vanilla extract. Maglalagay tayo ng 1 tablespoon. 1 tablespoon lang mga katropa. Maglalagay tayo ng ube liquid flavoring. 1 tablespoon. Tablespoon. Tapos maglalagay tayo ng ube halaya. Gumawa ako na kanina. Homemade to guys. Maglalagay tayo ng 1 cup. Tapos yung kalahati na ginawa ko, ilalagay natin sa mamaya sa filling. Gagawa tayo ng ube cream filling. Halo-halo lang natin. Guys, maglalagay ako ng half cup ng fresh milk. Tapos halo-haloin lang natin siya. Guys, namin yung binamay ko ang bango. Amay ube. Ube halaya, halo kay ube. Napaka-yummy guys, amay pa lang. Mukhang makakalimutan mo yung jowa mo ng away sa'yo pag ito natin mo. Yum yum yum, sabi nga nila. Pero guys, mainit dito. Malaking aircon eh. Haluin lang natin siya, haluin guys, hanggang sa mag-smooth yung texture niya. Guys, kung ayaw niyong gumawa ng homemade ube, pwede kayong gumawa ng ano, or bumili sa mga supermarket ng ube para hindi kayo mahirapan. Tapos, kung wala naman kayong mabili at merong
ubi powder lang, ang gawin nyo na lang guys, magpakulo kayo ng ano, sa kalan. Gumawa kayo ng sarili nyo. Gagawa na tayo ng merang after this. And guys, gagawa na tayo ng merang. Since wala tayong cream of tartar, ang gagawin natin, half lang siya ng lemon. Lemon juice lagay natin. Kailangan kasi natin yan para mag-stabilize yung merang natin para hindi siya agad bumaba. Continuous lang natin guys. High speed. Easy recipe lang to sa mga gustong gumawa ng cake. Lalo na yung mga mahilig sa ube. Tapos, unti-unti natin ilagay yung half cup ng sugar. Maganda guys, pagka magagawa kayo ng mirang, i-freezer nyo muna yung egg. Kailangan malamig siya or kailangan fresh yung egg para mas maganda yung kalabasan ng mirang nyo. Kasi pagka hindi fresh yung egg o kaya medyo mainit yung egg na nabili nyo, mabawatery lang yung gagawin yung mirang. Pangit. Yan, medyo maganda na yung texture ng mirang natin. Ikutin lang natin yung mixer. Tulad ng pagpaikot niya sa'yo. No. Ayan. Nakita nyo guys, medyo maganda na yung texture niya. Ganda no? Sana all maganda. So, diba? Kagaya ng ex mo. Ayan. Malapit na ma-ready yung ating merang. Dapat ganito guys yung texture niya. Para siyang melted ice cream. Ganda oh. Ganyan dapat. Ganyan. Pagka ganyan yung texture nyo, pwede na siya. Pagka ganyan nyo, hindi siya matatapon. Diba? Diba? Hindi siya matatapon. And guys, natapos na tayong gumawa ng merang. So, ilalagay na natin siya sa ube mixture natin. Half by half lang natin siya ilalagay. Para mas madali natin siyang haluin. Dahan-dahan lang guys sa paghalo. Huwag nyo minamadali. Kasi pagka minamadali nyo guys, madalas maraming nasisira. Boom! Ayan. Haluin lang natin siya guys. Tsaka guys, pagka gumagawa kayo or nagluluto kayo, kailangan laging bukal sa puso. Ayan. Para mas masarap yung kalalabas. Kasi pagka gumagawa kayo or nagluluto kayo nang wala kayo sa mood, madalas mapet. Bitter lang. Lagyan na natin yung lahat. Easy recipe lang to guys. Madaling gawin. Bili na kayo ng hand mixer sa mga malapit na appliance center sa inyo.
guys, hindi ako baker ha. So yung mga nalalaman lang natin is depending sa mga pag-research natin sa Google, sa YouTube din. Kailangan continuous learning tayo habang lockdown. Kailangan make ourselves busy, hindi yung tatanga-tanga lang. Ganyan. Stay safe, guys. Ayun. At ayon sa napanood ko, huwag natin masyadong haluin yung butter natin na may merang kasi ang tendency nun, tumigas yung cake or masyadong malagsak like that. Kailangan, sakto lang. So, ayan. Okay na yung mixture natin. Lalagyan na natin sa mamaya sa baking tray or baking pan. I-grease natin guys yung pan natin ng butter. Kuha tayong konti. Or margarine. Para hindi siya dumikit. Hindi pedro to. Ayan guys, i-transfer na natin yung cake natin. But before that guys, kailangan nakapihit na yung oven nyo. So ang gamit namin dito, gas range lang. Wala siyang temp-temp eh. Ang hirap magtansya. So tansyahan lang. Ikalat lang natin. Ikalat! Ikalat! Ganitin nyo lang siya para mabalance. I'm not professional guys ha. So bear with me. Hi guys, so habang nagbe-bake tayo, gagawa naman tayo ng pang-frosting and filling ng cake natin. So ang gagamitin ko lang 1 pack ng whipping cream, heavy cream. Kailangan naka-chilled to or i-freezer nyo muna para malamig. Mas maganda yung consistency ng gagawin nating pang-frosting. So simutin natin, mahal ng bigas. Ayan. Start beating na tayo. High speed. Ang gagawin natin guys ay ube cream frosting para sa ating ube roll cake. Guys, mag-subscribe na kayo sa channel ko ha para every time may gagawin akong cake may matututunan din kayo. Madali lang naman yung mga cake na gagawin natin. And also, kung may mga gusto kong ipabake sa akin, gagawin natin hanggang sa makakaya ko. Lagyan tayo ng pinch of salt and then 1 tablespoon vanilla. Mag-add din tayo ng half cup ng
granulated sugar. Kasi guys, kaya hindi powder sugar yung nilagay ko kasi magwa-watery siya eh. Then, pwede na natin ilagay yung ube para mas mamix na natin siya gaano. Ilagay na natin yung ube natin. Yum, yum, yum! Bit natin siya ngayon high speed. Maglalagay din tayo guys ng ube flavor, ube food coloring para mas maganda yung texture ng ube natin. O yung kulay pala. Yan guys, tapos na ako sa frosting natin. Sa ube, cream frosting. Tapos na ako. Yan, tada! Sarap! Guys, ayan, naluto na natin yung cake. Pinapalamig na natin. Hindi na sa inyo namin ka na ipakita na binaligtad ko kasi may gumawa ng air condition. Papalamigin muna natin siya, then ilalagay na natin yung filling namin. Hi guys, so ito na nga. Maglalagay na tayo ng filling. Filling. Cubic. Cream filling. Buti pa yung cake may filling. Siya wala sa'yo. Haha, joke. Sarap na to guys. Hindi siya ganun ka-sweet. Kasi hindi ako mahilig sa sweet. So, less sweet, more creamy madalas yung nagagawa akong cake. Tapos after yan guys, iro-roll na natin siya. So yan, hello, na-roll na nga natin yung cake. Lalagyan naman tayo ng frosting sa labas rin. Yan, para siya naging double ube roll cake. Kasi ang gamit natin is ube cream frosting. Para mas masarap sa mga ube lovers dyan. May enjoy nito. Dami, stop. Ayun guys, anong kwentong quarantine nyo? Oh,
And guys, meron na tayong ube roll cake. Double ube. Tapos lalagyan na natin siya ng cake crumble. Yung kumuha din ako kanina sa cake na yun. So hinati ko lang siya para sa pang-toppings natin. Lagay na tayo. Yung mga gilid-gilid, lagyan lang natin. Guys, tapos na tayo maglagay ng cake crumble. Maglalagay naman tayo ng design sa taas. Wala akong piping bag eh, so kahit anong plastic lang. Plastic lang to. DIY. Tapos na maglagay. Tapos na naman maglagay. Pwede naman. Maglalagay tayo. Ayan guys, nalagyan na natin. Guys, ako gusto ko lalagyan ko siya ng cocoa dusting on top. Para may konting paes. I-dust nyo lang siya ng ganyan. On top. So, finish na guys. Ito na yung ating double ube cake roll with cocoa dusting. Ube. Ube cake. Double ube cake roll. Yummy. Tura pa lang makalang masarap. So, ayun na nga guys, tapos na tayong gumawa ng cake. So, it's pre-taste time. Stick mo natin. Masarap guys, hindi siya ganun ka-sweet. Tapos lasang-lasang niya yung ube. Tapos ang creamy-creamy niya. Sarap.
Napakasarap guys.